Hello. Magandang araw mga katropa, mga kabady. Sa ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga traffic, lalo na sa mga bayan-bayan ngayon. Halos lahat na yata ng mga bayan ngayon is hindi nawawala ng traffic. Silipin natin kung ano yung mga ginagawang action ng enforcer or yung mga tungkol na rin sa batas na pinatupad nila tungkol sa para mawala yung traffic. So ngayon, ito parang gusto ko lang i-share yung parang pagkaka-analyze ko as a truck driver. Konting pabor para sa mga truck dahil siyempre, mas nakikita ko yung side natin. Comment nyo na lang kung halimbawa may mali or may talagang mali tayong masabi. Pero ito pagkaka-analyze natin is based lang to sa nakikita ko as a truck driver. So yan, umpisa na natin. Maglagay lang tayo ng intro para legit tayo ngayon. My life be like. Una na dito sa nagiging dahilan ng traffic, yung dumadaming sasakyan. Napakarami na natin mga sasakyan. Tapos yung iba, marami ng sasakyan. Pili pa rin silang bali ng sasakyan. Yung iba naman, nagkukos na hindi na magkasya sa parkingan. Yung iba naman, may mga sasakyan, wala silang sariling parkingan. So, isa itong nagiging dahilan ng pagkakaroon ng traffic. Kasi yung iba, doon na lang sa gilid ng kalsada pinaparada, hindi na magkasya sa kanyang parkingan. Kaya yung iba na sa labas na. So, isa ito sa dahilan ng pagkakaroon natin ng traffic. Kasi, pag may mga nakapark yan, automatically, pag dadaan yung sasakyan, mag-i-slow dahil siyempre, may mga tao. Yung sasakyan, siyempre, para maiwasan din na makadisgrasya. Siyempre, walang driver na naghahanap ng disgrasya. Kaya pag dadaan siya dyan, pag lalo yung mga iba, mga double parking, talagang totally mag-i-slow ang isang sasakyan dyan. So, sa volume ng sasakyan, kung marami yan, lalo na kung yung ating mga provincial highway ang nagkakaganon, isa itong nagiging traffic. Hindi man, wala mang dahilan na itong nagkukos ng traffic. Kasi sa from 50 kph na takbo nung sa provincial road, tapos dadaan dyan sa magiging 10, dadami yung sasakyan sa likuran hanggang sa magiging semi-traffic ang tawag na natin dyan. So yan isang una natin dahilan ng pagkakaroon ng traffic. Sa pangalawa naman, ang paggamit ng mga tao sa kalsada bilang tawiran, bilang waiting area, tapos yung iba, mga vendor, isa rin yan. Nagtitinda-tinda kung saan-saan dyan, nag-iikot-ikot. So, yung iba kasi, lalo na nga, tulad ng sinabi ko, pag dumaan ang mga motorista dyan, lalo't matao. Yung iba, ginagawang tawiran, tawid dito, tawid doon. Sa mga provincial road, dapat iwasan natin sana yan. Kasi lalo na yung ating sasakyan dyan, volume yan, halos mix ang mga sasakyan dyan. May mga malalaki, may mga maliliit, hanggang sa pinaka maliit motor. Tapos dagdag mo pa itong mga e-bike. So, yan. Pag yan, naandyan lahat yan, possible na traffic na ang maaasahan natin. Plus yung mga tao, tatawid dito, tawid doon. Yan. Kasi ang driver, pagka dumaan dyan, tapos maraming tao, totally mag-i-slow yan. Kasi hindi mo, yung mga tao, may mga tao, bigla na lang tatakbo, bigla nga, tatawid. So, para sure din yung driver, mag-i-slow dyan. Kaya, isang nagiging cost ng pag-traffic. Tulad nga ng unang sinabi natin, na pag yung 50 kph na provincial road na takbo ng mga sasakyan, tapos pagdating dun sa lugar na yan, matao, possible na i-slow ang traffic ko dyan. Tapos, pag nag-slow yung traffic ko, magbo-volume ng maraming sasakyan sa likuran. Then, hanggang sa pinakadulo, traffic na naman dito, traffic na naman doon. Samantala, wala namang ibang kakatraffic, kundi yung dahilan lang ng mga patawid-tawid ng mga tao, yung iba, naglalakad sa gilid ng kalsada, walang ibang pagdadaanan ng tao. Dapat may naka-allocate yung para sa tao talaga. Sa pangatlo naman nating dahilan ng pagkukos ng traffic, lalo na sa mga bayan-bayan, naandyan kasi yung minsan, kumpulan. Naandyan yung mga bangko, mga department store, mga tindahan, tapos plus mo pa yung ibang itong mga vendors na mga nagtitinda ng damit, mga sapatos, naandyan sa gilid ng kalsada, tapos naka-display doon sa gilid ng kalsada na makikita nung dadaan.
kalsada. Isa na napakaganda rin ano, strategy ng sa mga negosyante, mga nagtitinda. Kasi makikita yung mga paninda mo, talo kung medyo mga kakaiba yung paninda mo. Madali siyang, ano, oh my, ganun to pala dito, ganyan. Madali siyang mahanap. Or ang epekto naman ito, lalo na sa mga motorista, yung iba, lalo na yung mga driver din na hindi naman nagmamadali. Yung iba, nag-i-stroll-stroll lang. Aba, eh, minsan dadaan dyan, namimili. May mga ganyan pala dito. Isa ring nag-focus ng traffic yan. Kaya sana iwasan natin magtitinda. Dapat naka-allocate yung mga tindahan natin sa ano. Then, may mga parkingan. Katulad naman ng mga bangko na andyan sa gilid. Then yung iba, ang minimum parking ng isang bangko, tatlo lang. Minsan, dalawa. So, dapat may ano talaga na para dun sa mga parokyano, yung mga nagdi-deposit, yung mga ano, eh may mapaparkingan. Kasi pag wala, minsan, dahil nga siyempre, kailangan din nila, kailangan din na mag-withdraw, kailangan mag-deposit. So, kailangan saan-saan sila papark dyan. Ang pinaka-best way na ano, igigilid lang nila dyan. Tapos yung iba, mga department store na mga wala talagang, ano, may mga maliliit lang na parkingan. Or mga drugstore na andyan. Igigilid lang nila dyan. Reasonable kasi yan. Minsan, bibili lang ako ng gamot, bibili lang hindi pwedeng sitahin ng mga enforcer yan kasi bibili lang ako ng gamot at ganito ganyan kailangan ng ano ko pagbibigyan ng enforcer yan nakagilid yan pero ang cost niyan traffic mga tao minsan yung mga pagkakaroon ng mga tiyangge mayroon ako nakita ng mga bayan dyan na nandun may mga semipalingke may mga prutas-prutas dyan sa gilid cost niyan magdadahan-dahan dyan yung iba bubusina na lang bigyan mo nga ako eka ng 2 kilo ng ganito ganyan hindi na papabayan bakatid mo nga ang cost traffic ayan isang nagiging dahilan yan lalo na mga pagdating mga rush hour may mga estudyante may mga empleyado tayong nagmamadali sila ang naapektuhan dyan sa mga ganyan ayan isa rin sa nagiging cost ng traffic yan mga marami pa nga dyan mga billboard na ano na nilalagay mga karatula. So, iwasan natin sa kalsada kasi destructive din yan eh. May kaso pa nga ang LTO dyan eh. Mga ganon. Mag-cellphone lang isang driver. Pag nakita ng polis, huhulihin, destructive. Eh yan ang dapat hulihin nila. Kasi lalo na yung sa gilid ng kalsada. Imbis na road sign ang basahin ng mga driver, yung mga ano dyan. Oh, unlimited rice. Ganito, ganyan. Tapos buy one, take one. Ganito ang presyo. Mga driver, tadaan dyan. Hindi na sa road sign nakatingin, nalagpasan niya na yung ano dahil sa doon na namimili, ay, may magkaroon pala ganito, ganyan. So sa mga pamunuan, eh kung may iwasan yan, dapat iwasan. Kasi isa rin nagiging dahilan ng traffic. Yan ang kadalasan na encounter ko rin or na we-witness natin. Pero kumbaga sa ano, analyze lang din naman to ni Nals TV. Kung may pagkakamali, comment nyo lang. Kasi ito, hindi naman talaga totally ano. Kasi may mga reason dyan. Unang-una, isang kung alam na reason dyan, lalo sa isang bayan, ano, gusto nila na pagbibili ka ng ano, na andyan lahat. List sa ano, pamasahe. Or kumbaga sa ano, makakaminos tayo sa gastusin. So yan, kaya ginagawa nung ganun yan. So, pero ito lang nasisilip natin na nagiging dahilan ng traffic. So kaya dapat natin sana kung maaari lang eh gawa ng paraan. Mga tindahan magkaroon ng sarili talagang parkingan. Dahil yan ang ano. Tapos yung mga tindahan, iwasan mga display-display diyan. Doon sa likod yung ano, para yung namimili lang, yung naglalakad, yung iba naglalakad doon na nakatingin sa mga display, nabangga na nung bike or nabangga na nung motor dahil hindi siya nakatingin sa kalsada. Isang way pa na no, nagiging cause ng accident, di ba? Kasi minsan, may mga tao na kahit na may tinitingnan, ganito ganyan, parang kailangan ko to, ganito ganyan. So, hindi siya nakapokus doon sa ginagawa niya, apokus siya doon sa mga naka-display or advertisement ng kanilang produkto. Kasi may advertisement na yan. So, wala kasing bahaya dyan, lalo kung pwesto mo na ano, kapakaganda, di ba? Yung mga negosyante, okay lang. Pero kung pababasihan natin ng traffic, yun ang nangyayari. Cost ng traffic. Sa pang-apat natin, isang nagiging cost pa nung ano, yung pagkakadikit-dikit minsan nung mga establishmento. Unang-una, yung minsan, paaralan, sidewalk vendor ng mga damit, mga sapatos, ano. Tapos yung iba, kainan, halos magkakadikit sila.
Kaya ang nagiging cause minsan yung lalo na yung mga mag-aatid lang ng estudyante. Eh pagkaatid ng estudyante, dadaan na rin doon sa ano, slow lahat sila diyan dahil una-una nakakadikit-dikit lang dadaan ng ano. Isang nagiging cause ng traffic. Dapat yung ganyan. Sana kung ano, ba katulad na lang ng mga paaralan na 'yan. So ilagay sa looban katulad ng mga tindahan na 'yan. Kung magkakaroon man ng advertisement, signboard lang siguro or karatula sa labas. Pero gawing loob, dapat ilagay sa gawing loob. Para hindi yung ultimo mga biyahero doon na nakatingin sa ano, hindi na sa kalsada. Minsan parang nagiging attractive kasi lalo kung yung iba napakaganda ng mga pagkakagawa ng mga advertisement. Attractive din yan. Yan ang mga distractive sa biyahero. Diba, may mga kainan. Vulcanizing. Kakadikit yan. Vulcanizing, kainan. Kakain, tsaka papavulcanize. Alas kukupulan yan dyan. Tapos yun, mga ano naman. So dapat magkakaroon ng ano, pag-vulcanizing lang. Para hindi yung nagsasama-sama yung mga talagang nangailangan. Siyempre, lalo kung may plot, talagang kailangan magpa-vulcanize. Ay lalo naman yung nagugutom, kailangan din kumain. Di, pag mayroon na ka ano dyan, mag-waiting yan dahil gutom na ako. Kung saan nalang maparada yan, hanggang sa nagkukumpulan na sila dyan, cost din ng traffic. Kasi ang karamihan dyan, hindi lang ano, madalas bang mag-double parking. Hindi naman natin basamahan yan dahil talagang sa isang driver, kung hindi ka kumain, di makakadisgrasya ka dahil kailangan ng isang driver dapat busog. Ganun din sa ano, kung flat yung gulong mo, aba, hindi ka pwedeng tumakbo dahil makakadisgrasya yung bill. Bigla na lang tumalsik yung mga ano mo dyan. Ilan din ng pagkakaroon na traffic. Yung mga ganyan, yung halos magkakadikit-dikit. Dapat magkakaroon sila ng mga pagitan. Para kung sakali mang dumami yung customer nung isang ano, hindi sila magkakakumpulan dun dahil nakasiparate naman yun. Makakain, talagang kailangan din yan. Ayan mga kailangan talaga sa highway. Ito yung nga dapat. Tulad ng mga hospital, pero yung mga simbahan or mga mostly itong mga paaralan dapat nasa looban din yun. Kasi very dangerous din, lalo na sa kalsada, yung mga estudyante. Pero aramihan naglalagay ng mga paaralan na andyan sa gilid ng kalsada dahil madali kayong ano. Okay lang din kung gilid ng kalsada, pero dapat may magkaroon ng unloading area or parkingan. Hindi yung andyan, lalo magdating ng rush hour, na andyan silang lahat. Mga nag-aatid ngayon, aramihan ngayon, di sasakyan na. Pagdating doon sa ano, kailangan nilang maghintay, lalo kung hindi pa lumalabas yung kanilang estudyante. Pero kung saan sa gawing looban niya, okay lang magkaroon ng traffic dahil doon lang sila sa loob magkakatraffic. Hindi yung madadama yung ating mga provincial highway. Then, magkakaroon ng traffic. Ang delaying naman sa ating mga produkto, sabihin na natin, hindi naman atin, pero nagkukos pa rin sila ng ano, pagbaba ng ekonomiya. Kasi kumukonsumo ng mga krudo yan eh. Andiyan, nakatutok yan. Alos 1 hour na nagtatraffic. Eh di bang hindi ko konsumo ng krudo yan? Konsumo doon. Nagsasayang ng krudo at oras ang nasasayang nila dyan. Diba? So, basihan natin. Kung sa pag-ano ng ating ekonomiya, yung mga ganyan, isang dahilan din yan ng para ating ekonomiya ay umunlad or sumigla. Kasi kung walang traffic, maganda yung mga distribution ng mga produkto. On time ang delivery. Kasi napakaganda. Tapos mabilis yung production. Then siyempre, save na rin sa energy. Or, rodo, kakaroon tayo ng malaking kita. Kesa kung natatraffic tayo, siyempre, ang nangyayari pa dyan, yung nagagastos ng isang delivery, yung papatong ngayon dun sa presyo na kanyang dinideliver. Kasi, sino ba mag-aabono nung ano, kundi ano, tapos pag binili ng mga customer, sila yung nag-carry nung ano, tapos reklamo tayo. Minsan, mahal naman ganito, ganyan, lalong mamamahal. Dahil na pinatong yung kinukonsumo, krudo na ginagamit. Ano, abala ng tao, siyempre binabayaran din driver. Saan? Lalo kung yung mga arawan, o oras yung binabayaran sa kanila. Mas malaki. Kaya yung pagkakaroon ng traffic, akala nila minsan maraming mga sasakyan, lalo yung mga ating namamasyal lang minsan. Alam pa kaya alam yan, yung titingin-tingin doon. Pero hindi niya alam, siya pa rin ang kumikiri ng mga
kinukonsumo na ang pagkakaroon ng traffic. Dahil tayo, tayong mga namimili, tayong mga nangangailangan, tulad na lang ng mga bigas na yan. Siyempre, pag na-delay yan, ipapatong ng, ano, yung cost ng travel sa presyo ng bigas. Sino magkikere? Yung mga namimili. Kahit sabihin mo isang kilo binili mo ngayon, na andun pa rin yung cost ng, ano, ng travel time niyan. Kasi walang negosyante na sasakripisyo niya yung ano para may hatid lang yung ano na kahit hindi na siya kumita. Kailangan kumita, negosyante yan eh. Ang masakla pa, gumagawa pa sila ng dahilan dahil lang dahil sa paggagawa nila ng tao o ng karamihan. Samantala, ang karamihan ang gumagamit ng mga ano, mga negosyante na yan. Minsan nagreklamo lang yan, pero wala silang alat dahil pera lang naman nila gumagana eh. Pero tayo lang ang kumakain na talagang nangangailangan yan. Sama natin, ito yung mga e-bike. Ito mga e-bike, sa panahon ngayon maraming mga aksidente pa na nagiging cause talaga ng aksidente. Kasi lalo na sa mga provincial highway, dapat ipagbawal yan. Kung sa mga barangay, pwede yan sa mga looban lang. Pero pag sa highway na, ipagbawal natin yan. Dahil unang-una, hindi makakasabay sa mga ano, kahit sabihin mo mabumilis yan, dahil naka-design lang yan as a pang mabagal lang. Hindi pwedeng tumakbo ng 50 kph yan. Maaari din makadisgrasya yan. At saka sabihin mo natin tumakbo ng ganon, iba pa rin yung ano talaga. Kasi karamihan na nga ng mga nagkakaroon ng disgrasya dyan sa e-bike dahil nga sa hindi nila maganong napapansin yan. Kala mo nga dyan. Tapos ikipagsabayan sa mga ano dyan sa kalsada. Mabuti pa yung bisikleta kasi pwede sa mga dapat sa gilid lang. Pero yan minsan na-accommodate na yung one lane ng ating kalsada. So halos totally parang sasakyan na talaga siya na ano. So kung maaari yan isa sa nakikita ko nagiging traffic and cause of accident pa yung mga yan. So kung talagang kailangan yan sa kalsada, siguro i-register tapos i-ano medyo mataas tapos yung ano, pero hindi po pa rin po pwede kasi yung bilis niya, hindi siya naka-design sa mabilis na takbuhan. Actually, sa mga ano, magiging dahilan pa ng aksidente yan. So, katulad na lang sa mga provincial na natin, may 50 kph tayo na sinusunod dyan or 40, ganyan, sa mga bayan-bayan. So, hindi niya po pwedeng mahihit ng gano'n. So, isang dahilan niya na magiging cost lang ng traffic and cost of accident.